Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the kingdom of God. Magandang buhay mga katiyats, welcome back sa ating Treasure Marker Analysis. At sa mga bago pa lamang nakabisita ngayon sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. At meron tayong natanggap ngayon na video na napakaganda nito. Ito yata yung malayong malayo ang tinatarget nito. Katulad ito nung pinakita kong mapa sa inyo noon na 200 meters ang distance. Malayong malayo ito sa tingin ko kasi merong mga maliliit na circle doon sa baba niya at mahaba ang arrow nito. Okay, bago tayo magpatuloy, of course, shout out muna tayo sandali mga katip. Okay, shout out tayo kina Cirilo Jaom, Glenn Mario, Kawan Heart TV. Shout out din kay Danny Flores, Miss In Crystal Dawn, Sanusi Antanani, Kawan Heart, Pangu Sylvester, Angelito Capistrano, George Dalton Napi. Shout out din kay Desiderio Lamsin, Pedro Turay, Sulis Adventure Club, Madan Canunigo, kay Rich Jean Sanchez, Kawan Heart, Gwen Hanna Lumaino, Hugs 2021, Peps Gilmar, Good PM, Edgardo Cuervo, shout out din kay Gerald Lanterna, Christian Pinkian, Hyacinto Pinia, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. At narito ang video ni Katiats. Atin muna pakinggan ang kanilang mga kwento dito sa video ito. Sobrang init naman tong vlog natin. Ito yung marking namin. Kamay siya, kamay. Kamay siya, kamay. Yeah, no. Yung nakagano na kamay, oh. Yan. Yan nakaganyan na kamay. Yan. Yan. Hindi lang nalinis namin. Yung katapat nito, yung buli, ayun yung buli, oh. Puli. Mga 40 feet mula dito. 40 to 50, no? Tapos, yung katapat naman niya na bato, ganyan din, triangle niya. At yung pandaya mo niya, hindi namin nilinis, marumi-marumi. Pero nasa gitna yung kanyang sukat. Diyan. Nah, kerabau ya? Tunaan. Karni yang karni. Hah? Karni. Tunaan ditanya. Tunaan din. Tunaan. Nansan maruming-marumi yung bundok eh. Itu yung remarking na kanji. Itu ang remarking na kanji. Yan. Yan ang remarking na kanji. Yan. Pero masakit. Ito yung remarking namin na kanji. Yan, naka-okay talaga siya. Ang ganda niya. May sukatan niya ta bro ha? Ito yung aming... Bro. Ito, may sukatan ka? Ito at saka ito yung kanyang... Sukatan? Tinatawag na arrow. Arrowhead. So doon siya. Doon niya talaga. Doon siya. Yan. Arrow niya. So susukatin natin yung arrow niya nasa twin. Ay, nasa 40. Nasa 40 ano? Yung may bidila. Yung araw niya, mga nasa 40 feet eh. Mura dito. Hindi. 30 lang, 30 lang. 30? 30 lang. Hindi, hindi ko tayo sa inyo. 11. 12, sabihin na natin. Hindi, 12. 12. 12 times. Ha? 12 times ang 1 inches sa actual 1 meter
So 45. Yeah. Ha? Anong tinatest niyo yung edad? 45 to 44. Di ma'am. Ma'am, kanji ma'am. Kanji lettering. Kanji. Remarking siya? Remarking ma'am? Remarking. Okay mga katiyats. Ito nga'y remarking kasi bago lang ito na ginawa na marka. Siguro nasa 3 taon pa ito. Okay, kaya pwedeng merong bumisita dyan na Japon or Korean and then gumawa ng remarking. Okay, itong isang dito, hindi ito kasama. Yan ay natural na biyak. Saka, katulad yan ng ito. Yan, nalagyan ng mga biyak paglipas ng taon. Ang marka dito ay ito. Ito. Saka ito. And then ito. So ano bang nakita niyo mga katiyats? Anong pattern ba ang nano niyo? Ito, yun, hindi natin sure kung kasama ito kasi masyadong maliit na. Pwedeng mga ano lang ito. Natural diyan sa balat ng ano na ito. Ano ba ito? Niyog or anahaw? Or bully tree? Bully yata ito. Okay, ngayon atin i-try pag-analyze ito. Okay, ang lahat ng signs ay nagsasabi ng isang direksyon. Siya ay papunta dito. Okay, itong naka-ano, panghuli ay parang letter C. So, ganyan din ang kanyang direksyon ay ganyan. Ito ay parang arrow ito siya. So dito pa rin ang direksyon. Ito nagsasabi na may tunnel. Ito ang problema ngayon dahil yung mga J. Ang mga J symbol ay malalim na mga klaseng tunnel. At ang mga tunnel na J ay nag-umpisa sa vertical. And then bigla yan mag slanting. Ganyan. And then horizontal. Ganyan ang J tunnel. Kaya kung nakita niyo ang pattern ng tunnel na J ay vertical muna and then maganyan siya and then horizontal. Kaya napansin niyo yan ay J. Kaya kung lagyan mo yan dito ng bunker, yan J na yan. Kaya J tunnel siya. Bakit ko alam? Kasi nasa mga mapa yan. At sa mga mapa, ang J tunnel ay malapit sa kahoy. Kaya ito, itong bully tree na ito sa palagay ko, kung ito yung bully tree, okay, bully ito. So, ang tunnel can be, dito lang yan sa harap niya. Okay, dumidistansya yan ng 7 to 9 meters sa mga mapa. So, 7 to 9 meters. Karamihan yan ay east pa rin. So, direksyon ng east, mag-ano kayo ng 7 to 9 meters test dig dito sa unahan. 7 and 9 meters. Okay, ang itong mga dalawang guhit dito, pwedeng ano to? Pwedeng 5 meters ang isa niyan, so pwedeng 10. Ang siya ay nagsasabi na may bato. So tingnan niyo sa 10 meters galing dito kung mayroong bato. So ito yung unang distansya natin, 10 meters. At hanapin ang bato sa unahan nito. Ngayon itong isang litrato, nagsasabi ito ng direksyon na malayo. Ito yung mahabang arrow niya, nakaganyan. At sinukat niyang kanina 40 inches ang haba. So approximately, pupunta tayo doon sa pinupuntirya ng arrow, punta tayo dito in 40 meters approximately. Okay, at tingnan natin kung mayroong mga marka diyan na bato.
may mga big boulder marker, kung meron, yun ang tinuturo nitong arrow. At yung sa likod ng mga karakter, yung mga nakalagay na J, nakaganyan. Ganyan yun eh. May arrow at C. Okay, kung napansin nyo itong kanyang J, nakaganyan. So ang direksyon ay dito talaga yan. So expect for deep tunnel, malalim na mga tunnel ito. Horizontal muna and then slanting and then like that vertical muna and then slanting and then horizontal na parang J, Cody. Parang J sign siya nagaganyan ang tunnel. Okay, so sana ang nakita niyong marker na ito ay gawa ng hapon na nag-remap sa lugar recently, bago lang. At sana hindi gawa ng mga treasure hunters. Alam naman natin, mayroong mga treasure hunter na nagmarka-marka sa mga bato at kahoy kapag wala silang makuha. Para yung susunod na mag-treasure hunt ay maano, itong parang mapaglaruan nila na magkamali-mali. Kaya yan ang isa sa mga problema natin. Kagita tayo ng symbol, akala natin na legit kasi kinopya yung nakikita nila sa mapa, sa internet, ang mga symbol doon kinukopya, nilalagay sa mga bato. Kaya magtanga tayo bakit wala talaga tayong makuha, kasi isa rin yan sa mga rason. Okay, so ito lang yung analysis ko mga katiyets. Susundan natin ang turo ng yung kanina, yung arrow na nagaganyan. Yun ang sundan kasi ito nag-describe lang ito na mayroong tunnel sa direksyon na ito. Mayroong bato doon, sa may bato maghukay. Ito'y pwedeng distansya 10 at itong J na baliktad nagturo din niya ng direksyon. Kaya ang J at itong arrow pareho ang tinuturo niyan na direksyon. So meron tayong dalawang tisdig. Una ay itong 10 meters ang malapit, pangalawa yung 40 na malayo na binigay nitong ito kasi 40 inches yan. So punta tayo sa unahan in 40 meters at magtestig. At meron pala akong nakaligtaan mga katiyats, itong arrow nga pala kanina sa video, ngayon ko lang naalala, ay 40 feet pala ito doon sa bato na mayroong kamay na nakaganyan na kamay ang itsura. Okay, kaya pwedeng nagkamali tayo na 40 meters. Baka feet ang ginamit ng mga hapon na distansya. Okay, kasi 40 inches ito ang haba. So, sa ating conversion ay 40 meters. Pero lagpas tayo ang bato na may kamay, ito ay 40 feet lang. 40 feet, so hindi meters. So, pwedeng narito sa bato ang item. Kasi triangulation ito, ito yung bully. Dito banda yung bato na may kamay at meron ding bato na diamond yatang hugis yun, yung nakabaon. So merong triangulation of markers. Ang maganda yung kamay kasi ang nakataob na kamay, tingnan natin, ganito daw ang itsura kasi hindi daw nila nalinis yan, kaya ganito ang itsura ng kamay. So ang kamay na face down or palm down, yung hindi nakatihaya, yan ay treasure under ang kahulugan. Kaya pwedeng sa
ilalim ng bato na ito, mga katiits. Okay, maganda yan kasi 40 feet kuwang-kuha dito sa arrow na 40 inches. So, kinonvert lang nila sa 40 feet kung hindi 40 meters. Okay, pero tingnan nyo rin sa 40 meters, baka mayroong bato doon na may marka. Pero kung wala, itong 40 feet ang tinuturo niya, which is talagang nandiyan naman yan sa unahan. At tinuturo yan ng arrow. Okay, so yan lang aking analysis dyan, mga katiyats. Nasa bato na may pump ang item at wala dito sa bullet tree. Okay, so yan lang aking analysis dyan, mga katiyats. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sana suwertihin kayo dyan. Paalam na and God bless you all.